Hello mga kalasa! Welcome sa Lasang Pilipina! Ngayong araw mga kalasa ay magluluto tayo ng isda. Ang una nating gagawin mga kalasa ay gagawa muna tayo ng brine solution. Lagyan natin ng 1 teaspoon na asin at saka spring onion at the same time luya. Itunaw lang natin ang ating asin at saka ilagay na natin yung ating isda. Ibabad muna natin yung ating isda ng mga at least 30 minutes para lang ang purpose ng ating brine solution mga kalasa para matanggal yung langsa ng isda. After 30 minutes mga kalasa, huhugasan na natin yung ating isda. Dalawang bisis natin ulit hugasan para lang matanggal lahat yan na malinis na ang ating isda, matanggal yung langsa. Ganyan lang mga kalasa, ulit-ulitin lang natin hanggang sa dalawang bisis lang, okay na yan. Pagkatapos mga kalasa, patuyuin na natin yung ating isda, ipat-dry lang natin ng paper towel. Siguraduhin lang mga kalasa na tuyong-tuyo yung ating isda bago natin prituhin. Sa kawali mga kalasa, maglagay tayo ng mantika. Painitin muna natin yung ating kawali sa mantika mga kalasa. Gaya niyan o, painitin talaga siya ng mainit. Pagkatapos niyan, tanggalin natin yung mainit na mantika at palitan natin ng hindi na mainit yung malamig. At saka natin siya iprito. Ilagay na natin agad yung mantika, ang ating isda mga kalasa kahit hindi pa mainit yung ating mantika para hindi, yun ang paraan para hindi siya magdikit at saka hindi agad masunog yung ating isda. Ganyan lang mga kalasa, antayin na lang natin mag golden brown yung kabilang side bago natin siya baliktarin. At siguraduhin lang talaga mga kalasa na mag golden brown siya para hindi sigurado siyang hindi siya dumikit. Ganito na mga kalasa, babalik na rin na natin at saka antayin na rin natin mag golden brown din kabilang side at saka natin tanggalin ulit sa kawali na yung ating isda kasi sigurado luto naman na yan. Sa puntong ito mga kalasa, okay na yung ating isda. Tanggalin na lang natin siya mga kalasa at saka ilipat na natin sa ating serving plate. Pagkatapos, i-set aside muna natin dahil gagawa pa tayo ng ating sauce. Sa disim na kawali mga kalasa, igisa na natin yung ating bawang. Ihalo lang hanggang sa maluto yung bawang at maglabas siya ng kanyang aroma. At ilagay na rin natin yung ating luya. Ganun din, ihalo lang din ang luya at saka sabay sa ating bawang. Pagkatapos, ilagay na rin natin yung ating sibuyas. Igisa lang natin hanggang sa maglabas ng aroma din yung ating sibuyas o kaya mag-translucent. Pagkatapos niyan mga kalasa, maglagay na tayo ng at least 1 tablespoon na tuyo. At ihalo lang ng bahagya at maglagay na rin tayo ng 1 tablespoon din na liquid seasoning. Ganun din, pagkatapos niyan maglagay na rin tayo ulit din ng 1 tablespoon din na oyster sauce. At ihalo lang din ng bahagya at saka maglagay din tayo ulit ng 1 tablespoon din na suka. Huwag muna natin haluin mga kalasa, pakuluin muna natin yung suka. Habang antay natin, maglagay tayo ng 1 teaspoon na paminta at saka 1/2 teaspoon na asin at 1 teaspoon din na sugar. Saka na natin siya haluin pagkakulo ng ating suka. Pagkatapos niyan, maglagay tayo na yun ng kunting splash lang na tubig para hindi masyadong dry yung ating sauce. Pagkatapos niyan mga kalasa, ilagay na natin yung ating spring onion.
At the same time, ilagay na rin natin yung ating siling labuyo. Ganun lang, konting halo lang mga kalasa. At saka ready to serve na yung ating sauce. Pwede na natin yan ilagay sa ating isda. Ito na mga kalasa, presenting yung ating fried fish with soy sauce na talaga namang napakasarap at siguradong mga kalasa, mag-i-enjoy ang buong family sa kanilang masarap na hapunan. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Muli mga kalasa, maraming salamat sa panunood. Thank you. Thank you mga kalasa. Bye-bye.